What's up mga kabutingting? Meron akong kinakalikot dito, isang lumang amplifier. Ayan, binubutingting ko. And ganito ang mga amplifier noon. Ito yung tinatawag nating vintage o classic amplifier. Ayan, Spartan. Ito yung mga amplifier nung unang panahon. Wala pang 5-auto noon. Sila na yung mga sikat. At ginagamit na pang public address, okay? So, ano ba yung pwede nating malaman dito sa amplifier na to? Wala lang naman mga kabutingting. Siguro ang pwede nating matutunan dito ay kung ano yung mga klase ng amplifier noon, kung ano yung ano. Ito yung tinatawag nating booster amplifier, ano? Ito yung mga amplifier nung araw at binubutingting ko ito. Sinusubukan ko kung naandar pa. Ito ay buo pa naman at wala lang akong magawa at siyempre gusto ko din lang i-preserve. Ano? Pero bago tayo magpatuloy mga kabutingting, tanungin muna natin si Enchong D kung ano yung kanyang masasabi, okay? Okay, so Enchong D, pasok. Please like and subscribe to Jamian TV. Salamat po. Yun, maraming salamat sa iyo, Enchong D, ano? Okay, so paano mga kabutingting, ano? Re-reviewin natin at ipapakita ko sa inyo, tetestingin natin itong lumang amplifier, okay? Bale, ito yung kanyang diagram, oh. Ayun. Ito yung tinatawag nating transformer couple amplifier o yung booster. Ito yung version ng booster amplifier, ano? Wala pang 5-auto noon. Ito na yung mga sikat, oh. At simple lang yung kanyang diagram. Ito yung kanyang output transformer. Makikita nyo, meron siyang 16 ohms, 8 ohms, 4 ohms, and common. Multiple winding yung kanyang speaker. And meron siyang apat na transistor. MJ2955 PNP. Talas ang ginagamit nila sa mga ganito noon ay PNP dahil naka-body ground yung collector. Hindi mo na kailangan ng ano, ng insulator para sa kanyang collector. Ito yung kanyang input transformer. Ito rin yung kanyang pre-amplifier. Simple lang yung kanyang tone control, oh, makikita nyo. Ito yung bass, treble. Oh. And ito yung actual. Yun. Ito yung kanyang input transformer. Ito rin yung kanyang output transformer. Ito yung kanyang power supply. Ito yung kanyang pre-amplifier ng microphone. And ito yung pre-amp. Itong pre-amp niya mapunta dito sa input. Mapunta dito sa input transformer. And mag-a-amplify siya dito. Ito. Coil ang ginamit. Yun. Mga amplifier ngayon ang ginagamit na ay 0.5. 0.5 ohms yung ginagamit na pang-emitter. Ang lakas ng ganitong amplifier ay wala sa dami ng transistor. Bagkos, nagde-depende siya noon sa laki ng kanyang transformer. Yun. So, pag malaki ang transformer noon, ibig sabihin mas malakas siya. Ito ay 12 volts. Ginagamit pa ito noon pang baterya. So, ang lakas ng amplifier noon ay wala sa kanyang transistor, kundi nagdidepende siya noon dito sa kanyang input and output. Kaya ang amplifier nung araw ay mabibigat. Ito naman yung kanyang harapan. Oh. Meron siyang mic 1, mic 2, tapos yung mic 3 niya ay may yung mic 3 ay meron siyang switch. Ito yung pono. Oh, yung pono ay yung turntable o yung plaka. Yung plaka nung araw. Ito yung kanyang tone control. Ito yung kanyang bass o bass. Isang ceramic capacitor lang, maging yung tweeter, ceramic capacitor na isa, at saka isang resistor lang. Yun na yung nagsisilbing tone control niya. At pwedeng-pwede na nung araw.
ganito lang ang amplifier nung araw. Oh. Ah, di ba? So ngayon, kung batang 80s, 90s ka, no? Inabot mo yung mga ganitong amplifier. Makikita nyo, oh, yung kanyang speaker, multiple impedance. At kahit magdikit itong speaker na to, walang problema, hindi nasisira yung amplifier kahit magdamag pang nakadikit yan. So, hindi sensitive ito na amplifier. So, mainam na pre-preserve ko lang yung mga ganito, no, para kahit naman papaano, pagtanda ko, ano, ipapakita ko rin sa mga apo ko na ganito yung mga amplifier ngayon. So, isasaksak ko. Yun. Wala naman. Ah, kailangan pong AC, sabi niya, kailangan kong pagdikitin ito para napasok yung kanyang AC. Oh, yun oh. Makikita, sabi niya, jumper ko daw. Kaya nakasaksak na at wala pa. Ang lakas ng oscillation nito. Yun oh, yung kanyang pick up dahil dito sa kanyang preamp. Ito yung epekto ng mga naka-open wiring na ganyan. Hindi katulad ngayon na naka-shield na lahat, shielded wire na nagamit. Medyo may humming pa ng konti, pero so far okay naman na siya. A few moments later. Yun, nawalan daw ng gasol. Kaya pansamantalang puputulin yung video at bili muna tayo ng gasol. Mayroon maging artista, no? Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ayun. Ah, pili tayo ng, ay, nakbili na ng gaso. Namula ko. Manu, madam! Ah, follow mo din. Follow mo din siya. Ayun. Ah, 750. Okay, thank you. Okay, ano ang kinalaman ng pagbili natin sa gasol sa video natin ngayon? Wala lang mga kaputingting, pandagdag ano lang, pandagdag oras lang. Okay. Diyan yun na inaasal mo. Ano bang drama mo sa buhay? Pagka hindi ko sinama to, wala na, tapos kaagad yung video natin, okay? So yun lang. 1 minute 37 seconds later. Sound check tayo. Yun oh. Bass. So ganito ang amplifier nung araw oh. Tingnan niyo yung control niya oh, yung tone control, ano lang. Simple lang oh, ayun oh. Ganyan lang siya nung araw, ito yung high. Oh, ito yung high oh. Pansinin niyo yung kalansing mga kaputing ting, ang ganda oh. Oh. Ayos man. Oh, di ba? So isang ano lang oh, isang ceramic lang ang tinis na ng kalansing ano. So simple lang ang amplifier nung araw. Pansinin niyo tong kalansing niya mga kabutingting oh. Itong treble niya. Isang ano lang, isang ceramic lang ayun oh.
Isang ceramic lang, yun oh, makikita ba? Oh, yun. Isang ceramic lang sa isang resistor. Oh, di ba? Oh. Ito'y simpleng video lamang pero sana kahit papano ako'y nakapagbigay sa inyo ng kaunting impormasyon pagdating sa mga amplifier noon, ano? Okay? So, paano mga kaputingting? Kita-kits muli tayo sa aking susunod pang mga video. At ito po muli ang inyong kaputingting. Laging nagsasabing, palagi po sana tayong mag-iingat. Maraming salamat. Paalam. God bless. Babus!